Nagpahayag ng support ang Indian government sa pahayag ng Pilipinas na huwag kilalanin ang 10-dashed line na inilabas ng China kasunod ng inilabas itong 2020 version ng kanilang mapa. Sa mapang inilabas ng Beijing ay makikita dito na bahagi ng 10-dashed line nito ang buong South China Sea, bagay na inalmahan hindi lamang ng Pilipinas, kundi pati na rin ng bansang Malaysia at India. First of all, we do not recognize the 10-dashed line. We do not even recognize the 9-dashed line, much more the 10-dashed line. The arbitral award is final and binding, and it gives us our maritime entitlement, our extended economic zone, our territorial waters, and even our extended continental shelf. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, maituturing itong cartographic expansionism. Obviously, we reject this effort. But looking at the sentiment in the Philippines, I think we would be, I would express my solidarity with the sentiment in the Philippines with regard to such efforts at what I would call cartographic expansionism. I think it's important to state our positions and our views. Inalmahan ng bansang India ang controversial na pagsali sa 2023 map ng China ang Arunachal Pradesh State at ilang bahagi ng Jammu at Kashmir region. We have very clearly articulated in our statement that this map does not correspond with the realities on the ground and with India's claims. So specifically the areas of Aksai Chin and Arunachal Pradesh, which are part of the territory of India, have been included in the map. Ayon sa Indian Ambassador, isang kalokohan ang pag-aangkin na ito ng China. He's described this as this map as absurd. So I think that sums up the position. Dagdag ng Indian envoy na ang mga mabibigat na pahayag mula sa mga bansang may taya sa South China Sea ay malinaw na pagpapatunay na hindi katanggap-tanggap ang 10-dashed line map ng China. I think that's what's happening. As you would notice, all the countries are issuing very strong statements, and that indicates that there is clear rejection. Samantala, sa pahayag na inilabas ng pamahalaan ng China, nanawagan si Foreign Minister Spokesperson Wang Wenbin na maging kalmado ang mga bansang may kinalaman sa issue ng South China Sea at iwasang mag-overinterpret. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Yun, Ma'am Lorraine, itong kagandahan sa SMNI. No? Kahit anong pagpupumilit nila na tayo ay pro-China, ang editorial program and policy ng SMNI, hindi po katotohanan ang mga pagbibintang na yan sapagkat we are open to bring out the news where the news should be. Kung ang katotohanan ay dapat ibalita kung may mga pagpupuna tungkol sa China, sa Amerika, sa ibang bansa, pertaining to our foreign relations, hindi po mangingimi ang SMNI news team at ang aming mga commentators to present news and commentaries na nakabatay sa pagtatanggol at pagsusulong ng interes ng sambayan ng Pilipino. And for that matter, tayo po ay nagbabalita na hindi lamang ang bansang India, kung hindi pati na ang bansang Vietnam, ang Malaysia ay pumuna din dito sa we subscribe to that line. Ako personally, Ma'am Lorraine, cartographic expansionism. Bakit cartographic? Kasi sa mapa lang naman niya, iginigiit naman eh. Hindi naman totoong sinakop niya na lahat. Yeah. Pero nakakabahala yon sapagkat kung gagawin ng China ang actual possession ng napakalawak na mga teritoryo at mga katubigan sa kanyang inilabas na 10-dash line, aba, magkakaroon ng serious regional instability and conflict dito sa rehiyon ng Indo-Pacific at Asia and Southeast Asia, Ma'am Lorraine. I like the statement of the ambassador, no, not to overthink it, 'di ba? And it's just a routine practice, no. So, parang for me the highest aspiration of humanity, no, the global community is peace, no. So, ano ba naman 'to? Nag-uusap pa lang naman eh. So, ang gera kasi nangyayari yan pag nag-fail na, no? Pag hindi na kaya yung nag-uusap. So maganda dito na nag-uusap at malinaw at malakas yung tayo ng ating gobyerno at yung ibang gobyerno, yes. No? Ibang the other players, no? The other the ones that are the other stakeholders. Yeah. So for me, this is nothing that really worries me, you know, kasi
as I also understand what the ambassador is saying, and I really like the very clear stand that our government has taken and also the other governments of this world. Agree ako dyan, Ma'am Lorraine. Yeah. Ang importante, hindi po mahumantong sa military aspect of conflict. Ang ganitong mga bagayan sa pagtingin ng sakop ng teritoryo, katubigan, and mga interaction along maritime routes. At maganda naman ang sinabi ng China, kung may pagtututol, nakikinig naman sila sa pag-uusap among members of the countries in the ASEAN region and in the Indo-Pacific. Nakikipag-usap sila eh. Hindi naman nila pinisusinan kaagad o ginawang base militar ang mga lugar na ito. And I like also, ma'am, tama ka, ito naging pahayag ng National Security Advisor that it is based on China's interest and the Philippine interest is also based on our international claims as mitigated earlier on ng ating posisyon doon sa mga pangkalahatang pagtingin na nakasaad sa United Nations. So tayo naman ay gumigiit according to our subscription on into the laws na nakasaad sa mga pangdaigdigang kasunduan na kinikilala ng universal na mga relasyon ng mga bansa. So maganda rin yung tinura ni Secretary Eduardo Anyo ng ating National Security Council. And ma'am, tinutugunan niya lang din man ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anuman ang mga diferensya o hindi pagkakaugnayan sa mga pagtingin sa maritime routes at sa mga sinasabi nating mga conflict of claims in the maritime territories sa mga bansa, hindi lang sa China, ay importante yung diplomatic channel of communication and dialogue buhay para hindi tayo pumunta sa aspeto or dimension ng military conflict. And we want to support that foreign policy declaration. Also, I also want to caution the Filipino people not to be manipulated into taking this this very hardline stance again. Yung hatred. Now, because as it is, now media is also stoking the flames. And pag ikaw ay nagalit, that will be coming from a place of ignorance. Because as you see, now that the world leaders are talking. The diplomatic channels are wide open. So there is no reason for us na magalit tayo but again, I'd like to caution, the U.S. military industrial complex is also really more accurately called the U.S. military media complex. No? So we already know, that they own media and they want to stoke the flames. No? Yes. Because they are the ones who are itching for a fight, for a war to happen. And as I said, no, for me, this is what I believe, no, that our leaders, the best leaders in the world, no, the best of humanity, our highest aspirations will be to learn how to really get along with each other and yung peace talaga, totoong kapayapaan sa buong global community. So yan ang highest aspiration natin at pinakamagandang mana natin sa mga anak natin at sa salin lahing sa sanlibutan.